Before you stand, 마다랑 입었다요. Our graceful and merciful God who loves us. Aming mapagbiyaya at ang mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng kaligtasan mula sa kapahamakan sa walang hanggang impyerno. And also, we are so thankful you established your church in Castel Leos. At kami po ay labis na nagpapasalamat dahil itinatagpo ninyo ang church dito sa Castel Leos. We are so thankful we can have fellowship with brothers and sisters with the Word of God before you. Kami po ay labis na nagpapasalamat na kami po ay nagkakaroon ng fellowship kasama ang mga brothers and sisters at ang inyong salita. And also, we are so thankful because we can preach the gospel through church. At kami po ay labis na nagpapasalamat na naipapangaral po namin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng church. Especially, we are praying for Cell Group 1 and 7 Bible Seminar. Lalo na po ay idinadalangin namin ang Cell Group 1 at Cell Group 7 Bible Seminar. Please send me lost soul to be saved by grace and help. Pakiusap, magsugo po kayo ng mga nawawalang kaluluwa upang sila ay maligtas sa pamamagitan po ng inyong biyaya at ng inyong tulong. And today, we are going to study your words. Please help us and guide us to understand your will. At ngayon po, kami ay mag-aaral ng inyong salita. Pakiusap, tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami para maunawaan po namin ang inyong salita at ang inyong kalooban. And if there are brothers and sisters who are sick and tempted by Satan, please encourage them to abide in fellowship continuously. At kung may mga kapatid na mayroong sakit at tinutukso ni Satanas, pakiusap, palakasin niyo po sila upang sila ay makapanatili sa church at sa fellowship. And please comfort our brothers and sisters in our Christian life. At pakiusap, alawin niyo po ang aming mga brothers and sisters sa aming buhay Kristiyano. Until the end, we rely on the Holy Spirit sincerely. Please help us to know your will. Hanggang sa huli, kami po ay umaasa lamang sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pakiusap, tulungan niyo kami na maunawaan ang inyong kalooban. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Buksan po natin sa mga Kaikan chapter 3. Mga Kaikan chapter 3. Versículo 14. Mga Kaikan chapter 3 verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang pakinabang dito kaysa pilak ay mas mainam at dito ay higit kaysa gintong dalisay. Now second summary 3 is conducting sa several places in the Philippines. Ngayon po ay ang second batch ng summer retreat ay isinasagawa po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Manila region and Bicol and Visayas, Mindanao at Isabela, yayon the Word of God is delivering for Malagang Kaluluwa. Ngayon po sa Manila, Bicol, Visaya, Mindanao at Isabela ay ipinapangaral po ang Ebanghelyo para po sa mga mahalagang kaluluwa. Kaya brothers and sisters, please pray for second batch summer retreat sa pamamagitan ng magandang puso. Kaya pakiusap mga kapatid, idalangin po natin ang ikalawang batch ng summer retreat ng mayroong mabuting puso. Today also we are going to study ang mga bagay na higit na mga bagay. At ngayon po ay pag-aaralan po natin yung tungkol sa mga bagay na higit na mahalaga. Sa Biblia, maraming nilalaman, importanteng nilalaman and mas importanteng nilalaman. Kaya when we know mas importanteng mahalaga, we can be wise before the Lord.
Kaya kung malalaman po natin yung mga bagay na higit na mahalaga, tayo po ay magiging matalino sa harapan ng Panginoon. Kaya today, we are going to study tatlong bagay ng higit na, mas higit na mga bagay. Kaya ngayon po ay pag-aaralan po natin yung tatlong bagay na higit na mahalaga. Tingnan po natin sa mga Kaikan chapter 3 verse 14. Sapagkat ang pakinabang rito kaysa pilak ay mas mainam. At ang mapapakinabang dito ay higit kaysa gintong dalisay. Dito, rito ay tumutukoy karunungan, wisdom. Sa versikulo 13, happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Sa verse 13 po, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. And then sa versikulo 14, sapagkat ang pakinabang rito, rito ang karunungan, ang karunungan, wisdom's profit is better than gold and silver. Ang pakinabang po sa karunungan ay higit kaysa pilak at sa ginto. Brother and sister, gusto ba ninyo ginto at pilak? Gusto? Ayaw? Gusto? Bakit po gusto? Mahalaga. Halaga, tama po. Valuable. Yeah. Ito ay tulado ng pera, halaga. May halaga. Kaya gusto natin sa ating buhay kailangan ng budget upang mabuhay. Kaya pera, ginto, pilak, tulad na ito, sila ay mahalaga. Pero, let's consider, mga ito ay temporary o walang hanggan? Pero pag-isipan po natin, ito bang mga ito ay pansamantala lang o walang hanggan? Kapag kayo ay mamamatay, can you take this one? Kapag namatay ba kayo, ay madadala nyo ba ito? Hindi po. Temporary lang. Kaya, sa Kaikan chapter 3 verse 14, ang pakinabang rito kaysa pilak ay mas mainam at ang mapapakinabang rito ay higi kaysa gintong dalisay. Kaysa pure gold, yung karunungan ay mas mahalaga. Naunyo po ba? Dahil ginto pilak ay pansamantalang, temporary. However, yung wisdom, yung karunungan, God gives ay walang hanggan. Naunyo po ba? Kung gano'n, dito, ano ang karunungan? Ano ba ang karunungan? Buksan po natin sa Unang Korinto chapter 1. Unang Korinto. Unang Korinto chapter 1 verse 24. Unang Korinto chapter 1 verse 24. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Dito, tingnan po natin sa kanila na mga tinawag. Sa kanila na mga tinawag. Ibig sabihin, brothers and sisters, tayo. God called us, nang tayo ay
Naligtas. Naunawaan natin ang Ebanghelyo. We were called bilang mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Dito sa kanila na mga tinawag. Sa mundong na ito, maraming tao ay nakaroon ng karunungan. Tama ba? Kaya sila ay successful sa mundong na ito. Pero yung karunungan nila ay ang karunungan mula sa sanlibutan. Naunyo ba? Hindi mula sa Diyos. Ito ay different. May karunungan pero mula sa Diyos wa mula sa sanlibutan, ito ay totally different. Kaya dito, Unang Korinto chapter 1 verse 24, sa kanila na mga tinawag, brothers and sisters na naligtas, maging mga huzo at mga Griego, ibig sabihin, lahat ng brothers and sisters, kay sila'y huzo wa hentil, lahat ng brothers and sisters, sa kanila, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Ito tama po? Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. And si Kristo ang karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, ano ang karunungan? Si Kristo mismo ay ang karunungan ng Diyos. Tama ba? Kung gano'n, meron bang karunungan? Wala po? Meron po. Hindi naligtas. Kung kayo ay naligtas, sigurado may Kristo sa inyong puso. Tama ba? Nang naunawaan natin ang Ebanghelyo, yung Espiritu Santo ay pumasok sa ating puso, ibig sabihin, si Jesu Kristo ay nananatili sa ating puso. Bakit po? Dahil ang Diyos, si Jesu Kristo at Espiritu Santo ay isa. Ito ay Trinity. Tama ba? Siya ay natitira sa ating puso. Kaya may karunungan sa ating puso. Ito ay mahalaga. Tayo ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kung gano'n, sa dictionary, ano ang wisdom, karunungan? Kung may isang bagay, how to choose, how to discern properly, ito ay wisdom. Sa isang bagay po, kung paano natin ito makikilala, kung paano natin ito pipiliin, ito po ang karunungan. Kaya, if we follow the word of God, especially, if we follow the word of Jesus Christ at a time, we can be wise. Kaya nga kung tayo ay susunod sa salita ng Diyos, sa salita ni Jesus, sa ganung pagkakataon, tayo ay magiging marunong. Ang mga hentil at ang mga Kristiyano ay magkaiba sa karunungan. Ang karunungan ay pareho pero mula sa Diyos o mula sa sanlibutan, ito ay totally different. Kaya mula sa Diyos, nagtanggap tayo ng karunungan. Siya ay si Jesu Kristo. Kaya, when we follow the word of Jesus Christ, we can be wiser and we can glorify the Lord. Kaya kung susundin natin yung salita ni Jesu Kristo, tayo ay magiging matalino at tayo ay makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yeah. Who gives the wisdom? Sino po ba ang nagbibigay ng karunungan? Who gives perfect wisdom? Sino ba ang nagbibigay ng perpektong karunungan? Presidente, mayor, barangay captain, hindi po ang Diyos, ang Panginoon.
북산포 나틴 사 망학가이간 챕터 2 망학가이간 챕터 2 베르시클로 6 and 7 망학가이간 챕터 2 베르시클로 6 and 7 basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. Dito, may bahalagang nilalaman dahil sa versikulo 6, ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Yeah. Alam natin, tama ba? Ito ay perfectong karunungan and walang hanggang karunungan. Tama ba? And sa versikulo 7, pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Yeah. Ito ay also importante dahil may karunungan sa ating puso, pero upang maging matalinong tao, wise man, ano ang kailangan po? We should be honest sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon, we can realize salita ng Diyos and also we can do wisely. Kaya nga ang mahalagang bagay po ay maging tapat tayo sa harapan ng Diyos. Kung maunawaan po natin yung salita ng Diyos, magagawa rin po natin ito ng may katalinuhan. Dito sa versikulo 7, pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Dito, matuwid ay tumutukoy, honest. Naunyo po? Honest. Anong uri ng tao? Tapat na tao. Honest tao. He can realize the word of God. And he can follow, he can obey the word of God. That's why he can be wise. Pero kahit tayo ay naging mga anak ng Diyos, Kristiyano, brothers and sisters, kung tayo ay hindi honest, kung ganoon, we cannot be wise. Kaya nga po, kahit tayo ay mga naligtas na, kung hindi naman tayo magiging matapat, hindi po tayo maaaring maging matalino. Naunan po ba? Kung kayo, how can we be wise continuously? Kung ganun, paano po tayo magiging matalino ng patuloy? When we fear the Lord, we can be wise. Kung tayo ay matatakot sa Panginoon, tayo ay magiging matalino. Kaya Job chapter 28 verse 28, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan. Ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan. Sa mga awit chapter 111 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Naunyo po ba? Ibig sabihin, when we fear the Lord, we can be wise. Ibig sabihin po, kung tayo ay mayroong takot sa Panginoon, tayo ay magiging matalino. And also, when we pray to the Lord, we can get wisdom. At ganun din, kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, tayo ay tatanggap ng karunungan. Sa Santiago chapter 1 verse 5, nakukulang ng karunungan. Yeah. Kung ang sinuman sa inyo ay nakukulang na karunungan, humingi siya sa Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayo kumuha ng karunungan. We can get wisdom sa pamamagitan ng panalangin. Kaya sinasabi ng Biblia, to get wisdom is better than ginto and silver. Kaya nga po sinasabi ng Biblia na yung magkaroon ng karunungan ay mas mainam kaysa magkaroon ng ginto at ng pilak. Kung ganoon, let's consider muli, pakipo,
to get wisdom is better than ginto and pilak. Kaya pag-isipan po natin uli, bakit yung pagkakaroon ng karunungan ay mas mainam kaysa pagkakaroon ng pilak at ng ginto? Sa ating puso, by Kristo, kung ganon, already we got the eternal life. Sa ating puso ay mayroon po tayong Kristo, kaya nagkaroon na po tayo ng buhay na walang hanggan. Today, memory verse, Ikalawang Korinto chapter 13, verse 5, Siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus Kristo ay nasa inyo? Meron bang si Jesus Kristo? Meron bang si Jesus Kristo sa inyong puso? Opo. Wala po? Oo. Kung wala, you should be saved. Kung wala pa po, ay kailangan kayong maligtas. Meron si Jesus Kristo sa ating puso. Kaya, ibig sabihin, already, we got the buhay na walang hanggan. Tama po ba? Opo. Kaya, to get wisdom is better than gold and silver. Kaya nga po yung magkaroon ng karunungan ay mas mainam kaysa magkaroon ng pilak at ng ginto. And pagkatapos ng kaligtasan natin, ayon sa following the word of God sa ating Christian life, mayroong, ano po? Mayroong, pera o kantimpala? Kantimpala. Yeah. Ayon sa following, salita ng Diyos, mayroong kantimpala mula sa Diyos. Kaya, to get wisdom is better than gold and silver. At ayon po sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, mayroon pong mga gantimpala. Kaya nga, yung karunungan ay mas mainam kaysa sa mga ginto at pilak. Kaya, brothers and sisters, ano ang wisdom? To abide in fellowship. Patuloy. Tama ba? Walang sagot? Opo. Eh, kung ngayon, are you attending fellowship patuloy? Eh, kung hindi, pakiusap, isipin, ito ay wisdom. Because sinabi ni Jesus, kayo'y manatili sa akin. By utos ni Jesus Kristo. Kaya, to follow the word of Jesus Christ. Ito ay wisdom. Kaya nga po yung pagsunod sa salita ni Jesus Kristo, ito po ay karunungan. And participating sa ministry, ito also wisdom. Pati yung pakikiisa natin sa ministry, ito po ay karunungan. And encourage brothers and sisters, you love another brothers and sisters, also ito ay wisdom. At yung pagpapalakas o pag-i-encourage sa mga brothers and sisters, ito rin po ay karunungan. And, masaya ba kayo? Ito ay also wisdom. Bilang Kristiyano, patuloy, hindi masaya, maraming stress, kaya hindi mukhang masaya, kung ganoon, ito ay also walang karunungan. Naunyo po ba? And, are you praying for church and are you praying for another brothers and sisters? At ipinapanalangin niyo po ba ang church? Ipinapanalangin niyo po ba ang iba pang mga brothers and sisters? Ito ay also wisdom. Ito rin po ay karunungan. Are you evangelizing for families? Kayo po ba ay nag-evangelize ng inyong mga kapamilya? Ito ay also wisdom. Ito rin po ay karunungan. Sa Biblia, maraming utos ng Diyos, when you follow, ito ay wisdom. Sa Biblia po, maraming utos ang Panginoon. Kapag ito po ay ating sinusunod, ito po ay karunungan. Actually, sa mundong na ito, maraming tao ay nabubuhay para sa pera, para sa fame, para sa knowledge, pero sila ay pansamantalang. Sa mundo, pero
tayo'y nabubuhay para sa bahagay na walang hanggan. Kung ngayon, sino ay mas wise? Kung ganun, sino po iyong mga higit na matatalino? Sino po? Mga hentil o Kristiyano? Tunay na Kristiyano ay mas wise kaysa mga hentil. Tama po? Apo. Ginto, pila, pera, sila ay kailangan sa ating buhay. Pero ito ay temporary, hindi walang hanggan. Pero when we follow the word of God, when we obey the word of God, ito ay walang hanggang karunungan. Naunyo po ba? Apo. Yeah. And next, ano ang higit na bagay, mga bagay? Buksan po natin sa Kaikan chapter 16. Kaikan chapter 16. Kaikan chapter 16, verse 32. Kaikan chapter 16, verse 32. Pasabot natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan, at ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Yeah. Dito also, may mas mahalagang bagay ito. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan, at ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Brothers and sisters, are you keeping inyong puso patuloy o minsan may ano, galit na galit? Minsan, upset and angry? Mga kapatid, iniingatan niyo po ba yung inyong puso at yung inyong damdamin? O paminsan-minsan kayo ay nagagalit at hindi ninyo napipigilan? Sinasabi ng Biblia, ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. Sa katunayan, makapangyarihan. Ne. Halimbawa, Pharaoh, soldier general, tulad na ito. Sila'y may fame, tama po ba? Sa digman, kung sila'y win, if so, they can be famous men. They can get fame. Halimbawa po, yung makapangyarihan, ito yung mga sundalo, yung mga general. Kapag sila po ay nananalo sa digmaan, sila ay nagiging tanyag o kilala. That's why, if they conquer temple and city, kung ganon, they can get maraming bagay, they can be rich and they can get fame. Kaya kung nasasakop nila yung isang lugar o isang bayan, sila po ay magkakaroon ng maraming kayamanan, sila ay magiging tanyag. Kung ganon, they can get wealth and glory sa mundong na ito, pero it is a temporary bagay. Kaya sila po ay magkakaroon ng kayamanan dito sa mundong ito, pero ang mga ito po ay pansamantala lamang. Pero ang makupad sa pagkagalit, ang namamahala sa kanyang diwa ay mas mahalaga. Pag-ibo, minsan, sa ating buhay, we encounter maraming temptation dahil sa mayra bagay, or sometimes we lose something, and when we encounter wrong behavior, if so, suddenly we can be upset. Minsan sa buhay po natin, nakaranas po tayo ng mga panunukso, ng mga paghihirap, at minsan nagagawan tayo ng mga maling bagay. Sa ganitong panahon, maaari tayong magalit. At the time, how should we do?
Sa mga ganitong panahon, ano po yung dapat nating gawin? Some people, even though they encounter mga bagay on spec, they endure, wait, and they are not upset. May mga bagay po na, may mga tao po na kahit nararanasan nila yung mga hindi inaasahang bagay, nagagawa po nilang magtiis. But some people, when we encounter mayroong bagay, derecho, agad, they express their feeling. Pero may mga tao naman na kapag naranasan nila itong mga hindi inaasahang bagay na ito, agad nilang ipinapakita yung kanilang damdamin. Ibig sabihin, they don't manage their heart. Ibig sabihin, hindi sila namamahala sa kanilang diwa, hindi nila napipigil yung kanilang damdamin. Who can who expresses easily without injuring? Sino po ba yung mga ipinapakita nila yung agad yung kanilang damdamin nang hindi nakakapagpigil? Ang mga bata o ang mga matandang tao? Mga sino bata po? Ang mga bata. Ang mga bata, walang endurance. Kung sila ay hindi masaya kung ngayon, they express ayaw ko. Tama ba? Apo. Ayaw ko. Upset easily. Pero ang mga matanda tao ay hindi. Thinking, bakit po? Injure. Ano ang, lalo na Kristiyano, kung mayroong mahirap bagay, unexpected at the time, ano ang wisdom? Ano ang kalooban ng Diyos? Bakit God allows this one? Likewise, we think ito ay virtual Christian. 나오냐 보아? 예. 나오냐 보아? 예. 그러니까 빌랑 크리스찬오 바기보 앙 빵이노온 아이 뚫라드나 이도 사 넘버 챕터 빌랑 챕터 14 버스 18 앙 빵이노온 아이 바바갈사 빡가갈릿 바바갈사 빡가갈릿 앤 사 엑소도스 챕터 34 버스 6 힌디 마가갈 리틴 예. 사 잉글리시 롱 서퍼링 나오냐 봐봐. 롱 서퍼링 힌디 마가갈 리틴 빠레옹 이빅사빈 빠레옹 미닝 예. 앙빵이논 아이 힌디 마가갈 리틴 엔 앙빵이논 아이 마바갈사 빡가 갈릿. 예. 이빅사빈. 알람 나틴. 이분도 악마가 따오와이 낙가까 살라. 예. 앙조수아이 업셋. 예. 아가드 오와 웨이팅 앤 인주어링. 그래 알람 보 나틴 na ang maraming mga tao ay gumagawa ng kasalanan. Pero ang Diyos ba ay kaagad nagagalit o siya ay nagpipigil at naghihintay? Actually, even though tayo ay nakasala bago tayo ay naligtas, God waited us kaya tayo ay naligtas. Tama ba? Yeah. Ang Diyos ay hindi magagalitin. May long suffering. Kaya tayo ay naligtas. And ang mga tao, ang mga makasalanan ay naliligtas continuously. Kaya bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, we should follow Panginoon. Sa Kaikan chapter 14 verse 29, ang makupad sa galit ay may malaking kaunawaan. And sa Kaikan chapter 15 verse 18, siyang
Makupadasa galit ay nagpapa hupa ng gulo. Kaya sinasabi ng Biblia sa Kaikan chapter 16 verse 32, ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. And also, dito, ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Ibig sabihin bilang Kristiyano, we need to manage ating puso. Sa Biblia, may prutas ng Espiritu. Ilan po? Nine. And first one, ano? Pag-ibig. And last one, ano po? Last. Pagpipigil sa sarili. Controlling. 나오냐 봐봐. 이빅 사면 빌랑 크리스찬오 올레디 마이 빠그 이빅 사 아팅 부소 엔 사방에 있던 난 크리스찬 나이 나기긴 멀추어 크리스찬오 엔 올소 we can control our heart at the time we can be 마부팅 크리스찬오 브라더젠 시트 구스바닌요 마긴 멀추어 크리스찬오 와 빵이 크리스찬오 샘플에, 예, 샘플에, mature Christian. 따먹어봐. 예, 그 말은 we need to control our heart. 그래야 nga kung ganun, kailangan po nating kontrolin yung ating damdamin. 그 말은 sa kanya, easily, brother and sisters, upset. 그래야 nga sa atin ba ang mga brothers and sisters ay madaling nagagalit? 예, sa kanino? Sa kanino? Easily upset? Kanino po madaling nagagalit ang mga brothers and sisters? Sa pastor? Hindi po. Eh. Kung gano'n, easily we are upset sa familia. Close. Eh? Close. Closing familia or kaibigan tulad na ito. Minsan po tayo po ay madaling magalit sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga tao na malalapit sa atin. Minsan, dahil sa different character personality, ayaw natin, pero ito ay mistake sa harapan ng Panginoon. Kahit ibang tao ay may different personality, 신라의 마할라가 사라판 낭파이논. When we know, when we think, 라한 낭 따와이 마할라가 사라판 낭파이논, we can respect. 나오냐 보봐. 그런가요? Also, I can be respected from another people. 담아 보봐. If I don't respect another people, also another people shall not respect 사아긴. 담아 보봐. 그러니까 빌랑 크리스찬오. 꿈 따요 아이 humble 꿈가론 we can respect other people 나오냐 보아 especially when we manage our heart 꿈가론 we can respect other people we can be virtual brothers and sisters 꿈가론 we can be used for God's works more 그래 nga po kung tayo ay magiging mapagpakumbaba nakokontrol po natin yung ating damdamin, marirespeto po natin yung iba at tayo po ay magiging mature na isang Kristiyano. And next, number three, ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 7. Ecclesiastes chapter 7, verse 1.
Ecclesiastes chapter 7, verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Dito, first, let's consider ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. Sa Israel, mamahaling pamalid ay mahalaga. Expense, especially, they use this one for precious guest. Yeah. Was a party, they use this oil. Sa Israel po, yung mamahaling pamahid, ito po ay mahalaga sa kanila. Ginagamit po nila ito sa mga mahalagang okasyon at sa mga party. That's why, ang mamahaling pamalid ay tumutukoy wealth, fame, and rights sa mundong na ito. Kaya po itong mamahaling pamahid, ito po ay tumutukoy sa kayamanan at sa kasikatan dito sa sanlibutan na ito. However, pero ang mabuting pangalan. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa lahat ng malagang bagay sa mundong na ito. Wealth, fame, maraming knowledge, and high position. Pero ang mabuting pangalan ay mas malaga. Kung ngayon, Brother J. Sheeters, meron bang mahalagang mabuting pangalan? Mga kapatid, meron po ba kayong mabuting pangalan? Meron po? Ano po? Ano po? Brothers and sisters, magandang pangalan. Tama ba? Brothers and sisters, mabuting, magandang pangalan. Tama ba? Opo. Yeah. Magandang pangalan. And, saints. Saints. Yeah. Also, magandang pangalan. At yung mga banal, yeah. Ibig sabihin, mga ligtas, yun ay magandang pangalan. Tayo sa pamamagitan ng kaligtasan natin, tayo ay naging matuwid, naging banal. Tama ba? Opo. Ito ay saints. Kaya yung pangalan ay maganda. Yeah, maganda. And tayo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Anak ng Diyos ay maganda o apangit? Maganda. Yeah. Super maganda. Ang ganda. Tama ba? Apo. Yeah. Anang ng Diyos. Ibig sabihin, anang ng Diyos. Tayo ay naging anang ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng bagay ng Diyos ay inheriting sa atin. Tama ba? Apo. Tama po. Sino ang richest, sino? Sino po ang pinakamayaman sa lahat? SM uno? May-ari po ng SM? Hindi po. Ang Diyos. Dilikha ng Diyos lahat ng bagay. Ang Diyos ay the richest. Tama po? Ang Diyos po ang pinakamayaman. Tama po? Yeah. Kaya, tayo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, bagay na walang hanggan, we will inherit mula sa Diyos sa langit ayon sa ating Christian life. Naunyo po ba? Apo. Tayo ay naligtas sa biyaya 100% libre. Pero kantimpala, mula sa kantimpala, kantimpala sa harapan ng Panginoon, tayo ay magtatanggap ng kantimpala ayon sa ating Christian life. Naunyo po? Opo. Ilang beses, we followed, tayo ay susunod, mayroong kantimpala. Sa fellowship, ilang beses tumalo, ayon sa attending sa fellowship, mayroong kantimpala. Kung anong brothers and sisters, nagtanggap ng kantimpala, maraming uwa konti lang.
walang sagot wa may na ibig sabihin hindi sapat eh hindi sapat eh dumadalo sa fellowship. Ngayon, I'm praying our young adult brothers and sisters and youth group brothers and sisters. Ngayon po ay ipinapanalangin ko ang mga youth group brothers and sisters at mga young adult brothers and sisters. Yeah. Naintindihan ko ang situation nila, sobrang busy, maraming project, maraming presentation, may exam, naintindihan ko. Pero, alim mas mahalaga pakiusap isipin. Kayo ay naligtas kung ganoon sa pagitan ng sakripisyo ni Hesus Kristo kayo ay naligtas. Kung ganoon, alim mas mahalaga bagay na sanibutan o bagay na walang hanggan. Walang hanggan. Bagay na walang hanggan. Yeah. Kaya, brothers and sisters, nalo-nalo na, I think fathers, brothers, and mothers, brothers, yeah, maganda, yeah, tumalo sa fellowship. Kaya, fathers, brothers, and mothers, sisters, paki pray for our mga kabataan. Yeah, sila ay sobrang busy wa sila ay tempted by Satanas. Pagi po, hindi tumadalo sa fellowship. Yeah. Ano ang ebidensya? Nagtanggap ng pag-ibig ng Diyos? May puso sa Panginoon. Kaya susunod sa salita ng Diyos, ito ay yung ebidensya tayo ay naligtas. Tama ba? Sa ating puso kung may pag-ibig and kung may pagsasalamat. Kung gano'n, sigurado, we can follow salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, siya ay namatay para sa inyo, para sa akin, pero ako ay susunod o hindi. Yeah. Sinabi ni Jesus Kristo, kayo'y manatili sa akin. Kung ngayon, you can bear much fruit, may pangako, pero brothers and sisters ay hindi tumalo sa fellowship. Ngayon, kayo ay sa harapan ng Panginoon, ito ay maganda sa harapan ng Panginoon. Isipin ko, ang Panginoon ay pinakamasaya. Yeah? Dahil, mga anang ng Diyos ay sama sa harapan ng Panginoon and love each other and para sa ipangaralang ebanghelyo eh naglilingkod and nagminister ito ay yung magandang bagay bilang Kristiyano. Yeah. Tayo ay Kristiyano. Tama ba? Kristiyano. Ito ay magandang pangalan, Kristiyano. Brothers and sisters, are you Kristiyano? Apo. Are you Kristiyano? Apo. By Kristo, kung ganoon, you are Kristiyano. Tama ba? Pero, hindi tumadalo sa fellowship, kung ganoon, ano ang ebidensya kayo ay naging Kristiyano? Ano ang ebidensya kayo ay naging Kristiyano? Sa Biblia, may halimbawa, si Apostol and Pablo, si Apostol at Barnabas, evangelize, that's why maraming tao ay naligtas, kaya nagtayo ng church. And then, kaya sila ay naligtas, kung walang ebidensya bilang Kristiyano, kung ngayon, they were not called bilang Kristiyano. Naunyan mo ba? Buksan po natin sa mga Gawa chapter 11. Mga Gawa chapter 11. Mga
Mangakawa chapter 11 verse 26. Mangakawa chapter 11 verse 26. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ay ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Yeah. Si Apostol at Barnabas taught brothers and sisters and Silla'i Dumalosa fellowship. Kaya finally, they could be, ano, bilang Kristiyano. Ilang taon? Pagkatapos ng ilang taon? 1 year. 1 year. Naunyo po ba? 1 year. Yeah. Kaya, sa ating church, usually, after salvation, mga 1 year, you can get chance to minister. Naunyo po ba? Pero minsan, 6 months, yeah, you can get, you can apply some ministry, pero usually 1 year. After 1 year, you got the salvation, you can get minister. 나오냐 봐. 이비사빈, 안왕의 에비덴샤, 아과이 나깅 망아 안낭낭조스, 힌디 살리타. 나오냐 봐. 브라더젠시터스. 메론, 마간당 빵알란, 다 뭐? 크리스찬호. 아까의 크리스찬호. 뚜 나이나 크리스찬호. 그니까 이 안왕의 에비데이션. Only Sunday attending fellowship. Attending is a fellowship. 이또아이 크리스찬호. 이빅사빈. 마라밍 따오 아이 박살리다. Sunday 크리스찬호. 이또아이 힌디 마간당 살리다. 빵알란. 다음으로 봐. 꿍. You are called belong Sunday Christian. 꿍 가연. 예. 마사야 바까요? 와 힌디 마사야? 힌디 보. 힌디 마사야. 힌디 마사야. 아까이 Sunday Christian. 이또아이 힌디 마간당 빵알란. Brothers and sisters. 앙 아딩 빵알란. 이또아이 피나카 마라강 빵알란. Brother or sister and Christian, 바기보 사파마 있던 낭 두고니 예수 그리스도. God both you and me. 그야 we got 빵알란. 이또아이 마간당 빵알란. And next, 디도 Ecclesiastes chapter 7, verse 1. 사 훌링 바하기 앙 아라우낭 까마타얀 까이사 아라우낭 까빵 아나칸. 예. Brothers and sisters, 예. 구스토바니뇨 마부하이 빠틀로이 오아 마마타이. 바기보. 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 구스토니뇨 마부하이 막바카일라마. 바기보. 바이 라이온인낭 아틴 나티티랑 부하이 이또아이 아노포 우팡 언 바라밍베라 힌디보 이또아이 이빵아랄랑 에방엘료 다일 앙 망아 파밀리아이 힌디닐라 알람 앙 에방엘료 까야 신라아이 뿌분다사 임페르노 까야 따요아이 나부부하이 야연 Para sa ipangaralang ebanghelyo, tayo ay nabubuhay. Ito ay ang layunin ng ang ating natitirang buhay pagkatapos ng kaligtasan. Tama ba? Kung tayo ay mamamatay, saan po? Sa impero? Hindi, sa langit. Yeah. Pero tayo ay nabubuhay. God allows ating buhay, Christian life, pagibo. Para sa ipangaralang ebanghelyo. Sa katunayan, sa mundong na ito, when we born, ano,
Ano ang daging? Ano ang daging? Eh? Pagdurusa. Maraming problema. May sakit sa mundong nga ito. Kung gano'n, birth. Ito ay masaya o hindi masaya? Sa katunayan, ating birth, ito ay tayo ay naging magkasalanan dahil kay Adan. We came in this world, ang mundo na ito ay maraming problema. Tama ba? Pero bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kung tayo ay mamamatay, lahat ng mahirap pagay ay matatapos. Tama ba? Sa mundong na ito, sa katunayan, ating espiritu ay naipang anak na muli. Kaya sa fellowship, kasama ng brothers and sisters, kasama ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng panalangin, we can take rest. Tama ba? Ito ay yung espiritu. Pero still may katawan kaya hindi hindi perfectong rest. 나오냐 봐봐. 203 사문동 나이도 월랑 perfectong rest. 나오냐 봐봐. 따마 봐. 아 뭐. Pero kapag tayo ay mamamatay, mayroong perfectong rest sa langit. Kaya sinasabi ng Biblia, ano? Sa Ecclesiastes chapter 7, verse 1, ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Naunyo po ba? Ne. Kung ngayon, nagtanggap pa kayo ng kamatayan? Hindi. Nakanda. Nakanda o hindi? Nakapaghanda na po ba kayo para sa kamatayan? Kamatayan? Nakanda tayo, tama ba? Opo. Eh, kaya tayo ay salamat and masaya. Eh, dahil nakanda upang makapasok sa langit. Makapasok sa langit. Kaya sinasabi ng Biblia, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sa mga Awit chapter 116 verse 15, ang Panginoon isipin niya, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Pag-ibo, matatapos lahat ng pagdurusa, pagsisikap, may sakit, may problema, matatapos. Kaya, ating kamatayan ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Naunyo po ba? Buksan po natin sa Apocalypse chapter 14. Apocalypse chapter 14. Verse 13. Apocalypse chapter 14, verse 13, 1-3, versículo 1-3. Pasahin po natin sabay-sabay. 3-2-1. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Sino ang pinakamasaya? Eh? Matalinong tanong? Ano? Rich man? Eh? Hindi po. Dito, sinasabi ng Biblia, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula yayon. Okay. Masaya ba kayo? Okay. Sa harapan ng Panginoon, tayo ay mamamatay. Kaya sa funeral service, kung hero ay naligtas, kung ganoon, hindi malungkot, tama ba?
Masaya dahil tapos na lahat ng mahirap bagay. Tama ba? Sa ating brothers and sisters, nalo-nalo na mga brothers, may mga brothers and sisters na pinakamahirap. Eh? Wow, may sakit. Kaya may pagturusa sa kanilang buhay. Pero pagkiusa, makaroon ng pag-asa. Mayroong langit. Eh? And lahat ng mahirap bagay ay matatapos when I die. Eh? Kapag tayo ay, kapag ako ay mamamatay. Eh? Kaya sinasabi ng Biblia, ang Diyos, sinasabi ng Diyos, ang mga patay na, eh, mapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon. Brothers and sisters, today we consider 3 bagay. Yeah. Wise men, let's be wise men. Yeah. Hangayon, kung kayo ay hindi sure upang makapasok sa langit, kailangan ni Jesus Kristo. Ibig sabihin, yeah, you should be saved. And also, let's follow salita ng Diyos, let's be wise brother and sister, Christiano. And sa ating buhay, kahit tayo ay encounter mahirap bagay, let's endure. Let's isipin ano ang kalooban ng Diyos. Kung ang Panginoon ay nakaroon ng situation, ano ang nangyayari? Yeah, what will he do? Kung ngayon, we can endure. Naunya po ba? Kung ngayon, tayo ay magiging mature Christiano. And also, ang mabuhay tayo para sa magandang pangalan. And ating kamatayan ay mas malaga kaysa both. That's why, until, yeah, hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo, tayo ay nakakaroon ng Christian life. Ito ay importante. Naunyo po? Opo. Kahit kayo ay nabubuhay kasama ng mabuting Christian life, pero bukas wala, next year wala. Before, ikalawang pagdating ni Jesus Kristo, mawawala, disappear. Kung ngayon, shameful sa harapan ng Panginoon. Tama ba? Kaya, yung Christian life, ano ang maganda? Hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo, pagkiusa, manatili sa tunay na church, tunay na fellowship with brothers and sisters. Maraming salamat po, brothers and sisters. Yeah. Manalangin po tayo. Our gracious, praying, worshipful God who loves us. Aming mapagbiyaya at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Today we consider ano ang karunungan. Please help us to follow the word of God. Ngayon po ay pinag-isipan po namin ang tungkol sa karunungan. Pakiusap, tulungan po ninyo kami na makasunod sa inyong salita. And patuloy, please be with our brothers and sisters. At patuloy niyo pong samahan ang mga brothers at sisters. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.